Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, papakita ko sa inyo kung paano umita ng 250 pesos in just 8 minutes. Let's go! Papakita ko lang ang kadalasang ginagamit natin para tanggalin ang washer ng flexible hose sa ilalim ng lavatory faucet. Minsan ito ang ginagamit ko, minsan pinapasok ko yan dito. Depende na lang kung masikip o maluwag yung pagsasalpaan. Pero ngayon ang gagamitin natin ay yung maliit na klase. Ayan, ito lang ang ginamit ko ngayon tools kasi medyo masikip ang pwesto. Luwagan mo lang siya ng paaliwa. Ibig sabihin nun, counterclockwise ang paluwag. Yan, pwede mo na siyang kamayin pagka naluwagan mo ng tools. Dahan-dahan lang, may tutulo na tubig ha. Yan. Ngayon, gamitin naman natin yung mismong maliit na tools. Yan, meron yung salpaan dyan. May kita mo yung tatlo na yan. Saktong-sakto yan dyan. Standard na sukat yan sa pagtanggal ng lock naman ng mismong faucet para matanggal natin. Yan, pwede mo na siyang tanggalin gamit yung daliri kapag kamaluwag na. Note lang po, hindi ko nilalagyan ng teflon yan ha, para hindi mataano. Mahirap tanggalin o pasok ka ng panibagong flexible hose. Yun, natanggal na. Ito na ang ating faucet. Pwede mo na siyang bunutin natin. Yan, okay. Ngayon, ito naman yung ikaabit nating bago. Ang brand niya ay Easy Flow. Customer ang bumili niyan. Yan, luma tsaka yung bago. Punasan lang natin yung surface ng pinakabutas. Yan, para medyo malinis naman pag pinasok natin. Tanggalin natin yung bagong washer. Yan, kayang-kayang tanggalin ng daliri yan kung walang teflon. Kasi madalas yung thread na yan nilalagyan ng teflon pag hindi sanay ang gumagawa. Which is wrong. Yan, tanggalin natin. Ngayon, tanggalin natin yung isang gasket. Yan, lagay natin tong isang washer na malaki na dating nakalagay kasi medyo oversize yung butas, baka lumusot yung faucet. Yan, nilagay natin yung gasket. Then, yan, papakita natin na yan yung gasket. Then, patong na natin siya ron sa mismong butas. Pasok natin na yung pinaka brass color. Dapat maayos yung pagkaasalpak mo. Okay. Dito naman tayo sa ilalim. Ito na yung washer. Yan. Dapat isalpak mo yan dyan. Sa part na to, medyo nahirapan ako ipasok. Dapat kasi dalawang kamay ang gagamitin. Yung isa nakahawak sa faucet. Yung isa sa diroskas na washer. Yan. Sorry, hindi ko naanguluhan ha. Hindi ko masyado napansin yung camera. Ito ang pinakamahirap sa lahat, yung part ng pagsasalpak na ng bagong faucet. Medyo alanganin kasi, yung isa lumiit yung sukat ng mismong thread. Medyo siguro 2mm yung inigsi ng mismong faucet. Kaya medyo nahirapan ako ipasok. Yan. Siguro tumagal ako dyan mga 4 minutes. Medyo pinutol ko na lang yung video kasi masyadong mahaba pagka ginawang 8 minutes. Kaya ang gagawin natin is 5 minutes na lang. At matatapos na ako. Matatapos na nga, testing na natin. Yan na. Oh, kita? Gumagana na siya. Lakas ng pressure ng tubig dito kalabos. Ito na ngayon ang ating kinita. 250 pesos. Basta tayo sa ginagawa natin. Uwi na tayo mga boss. Mga kuys.
safety muna natin yung pera. Baka mahulog. Abunado pa ako. On! At natapos na tayo sa ating tutorial kung paano kumita ng 250 pesos in just 8 minutes. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Yon. Kung gusto niyo pong magpa-service regarding sa plumbing, click lamang ang ating page. Ito ay ang ating page. Legit po yan. Since 2008, ayan po yung nagsiservisyo na sa Metro Manila hanggang Calabarzon. Abot din po kami ng Pampanga. Abot din po kami ng Tagaytay. Depende na rin po yan. Yun po. Maraming salamat at God bless!